Praise God. Hallelujah. Ngayon po ay sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, buksan niyo ang inyong Bible sa aklat ng Lucas chapter 16. Ang babasahin po natin ay yung first 10 verses. At ang bibigyan po natin ng pansin sa ating pag-aaral ay may kinalaman sa stewardship. Kaya hilingin ko po kayo, magbukas ng inyong Bible, Luke 16 verses 1 hanggang 10. At sama-sama po ulit nating babasahin ng malakas. Yung iba pwedeng sumunod sa screen, yung iba pwede niyo basahin ang inyong version na hawak na Bible, okay lang po. Basta ang mahalaga, sama-sama po natin basahin ang salita ng Panginoon sa oras na ito at ipahayag natin ang ating pananampalataya sa salita ng Panginoon na alam natin ang Diyos ay mayroong ginagawa sa atin. Tumayo po ang bawat isa, sama-sama natin bigyan ng paggalang ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Okay, handa na po kayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon? Amen. Sige po, basahin natin ang sabay-sabay ng malakas. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanglibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Tayo po'y muling dumulog sa Panginoon sa panalangin. O Diyos, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka namin. Salamat sa araw na ito, Diyos, ng sama-samang pananambahan. Salamat po, Diyos, sa araw na ito na kasama ka namin sa lugar na ito, sa dako na kung saan ipinangako mo na kapag ka ang iyong mga anak ay nagtitipon, sa presensya mo, Panginoon, ay naroroon ka, kasama ka. Kaya naman sa oras pong ito, yun po yung aming kinikilala. Naririto ka sa aming kalagitnaan, bagamat ang lugar na ito ay lugar, O Diyos, na sa ngayon nararamdaman po namin ang bahagyang init. Ngunit, O Diyos, alam namin na ikaw ang magbibigay sa amin, O God, ng comfort. Hindi magiging hadlang ang init na ito, ang panahon na ito, upang ang iyong salita ay hindi maunawaan ng iyong mga anak. I pray, Father God, for your Spirit, Lord, sa oras po nito, dear Holy Spirit, bigyan mo po ng sapat na kaunawaan ang iyong mga lingkod upang ang iyong salita ay hindi maagaw ng kaaway sa kanilang mga puso at isipan. Pinagkakatiwala ko po sa Panginoon ang napakahalagang oras na ito ng pakikinig ng iyong salita. Alam ko na binasbasan mo na po ang iyong salita at pinagpala mo na din ang iyong mga anak na alam mong darating, dadako sa lugar na ito upang ikaw ay purihin at pakinggan ang iyong tinig. Kaya minsan pa ibinabalik po namin sa iyo ang aming sama-sama at nagkakaisang pasasalamat at pagpupuri sa iyo. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming nagkakaisang panalangin. Amen. Ako po na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Good stewardship, yan po yung ating bibigyan ng pansin sa atin po pag-aaral ngayong umaga. At totoo po na ang atin pong buhay, sabi nga, life is really a life of stewardship.
ang buhay po na ito ay buhay po na talagang kailangan po na maging mainam tayong tagapangasiwa ng buhay na ito. Ngunit pag pinag-usapan po yung stewardship, maaaring isa sa dalawa ang pwede mangyari sa kalagayan ng isang tao. It's either he is a good steward or a bad steward. Pero sa Panginoon po, nais po ng Panginoon, mga kapatid, na bawat isa sa atin bilang kanyang mga lingkod, he wants us to be good stewards. Naniniwala po ba kayo doon? Kalooban po ba ng Diyos yun? Amen. Kalooban po ng Diyos na ang bawat isa po sa atin ay maging mabuting katiwala. At dito po sa bahagi ng banal na kasulatan na atin pong binasa, ay inintroduce sa atin ng Panginoon ang isang kwento patungkol sa isang katiwala. At ito pong katiwala na ito, ayon sa ating Panginoon, ay nabalitaan ng kanyang master na nilulustay ng katiwalang ito yung ari-arian niya. Sa halip na siya ay katiwala, alam naman natin ang gawain o trabaho ng katiwala. Pag sinabing katiwala, ikaw yung mga ngasiwa, ikaw yung magsisinop ng ari-arian ng iyong Panginoon. Ngunit ito pong katiwala na ito ay natagpuan ng kanyang Panginoon na katiwaldas. Sa halip na katiwala, winawaldas yung kanyang ari-arian na para bang siyang may-ari at wala siyang pakialam kung maubos man ito. So, hindi siya natagpuan ng mabuting katiwala. Kaya ang ginawa po ng kanyang Panginoon, na sabi ng ating Lord nung itinuturo niya ito, sabi niya, pinatawag siya ng kanyang Panginoon at pinagsusulit siya ng buong, doon sa kanyang buong ipinapangasiwa sa kanyang ari-arian. At nung malaman na po ng katiwalang ito, nabuking na siya ng kanyang master, sabi nga po doon sa verse 3, sabi niya, nawika ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa, nahihiya naman akong magpalimos. Kaya sa verse 4 po, nag-devise siya ng isang plano at ang sabi niya, verse 4, alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Upon realizing that his whole life is on the line dahil dun sa kanyang bad stewardship, ang ginawa po niya ay kinaibigan po niya yung mga may utang sa kanyang master. At ang ginawa po niya, yung kanilang utang, inireduce niya ng significant talaga yung pagre-reduce. Kaya syempre, tatanong ng utang na loob. Di ba? Kasi hindi lang ordinaryong pagbawas yung kanyang ibinawas. Yung isa ay 50%, yung isa naman ay yung ginawa niyang 20% ang bawas. Kaya naisip niya, sa dami nitong mga nagkakautang sa aking Panginoon, isa o dalawa man lang dito, ay pagka ako'y wala nang matatakbuhan, maaari nila akong tanggapin sa kanilang tahanan. So he made friends with his master's creditors. At dahil doon sa ginawa ng katiwalang ito, shrewd, actually, ang sabi sa NIV, tinawag siyang shrewd steward. Pag sinabing shrewd, ang ibig sabihin po nito ay bagamat maganda ang meaning sa iba, parang smart, parang clever, pero masama po ang connotation pag sinabing shrewd. Dahil ang Tagalog po nito ay tuso. Yan po ginagamit yung katalinuhan sa kasamaan. Yan po ang ibig sabihin ng pagiging shrewd. At ang sabi ng verse 8, kinumend ng Panginoon itong alipin na ito dahil doon sa kanyang ginawa. Now, gusto ko pong malinaw, mga kapatid, na hindi po ang kinomend ng Panginoon yung kanyang ugali na katiwaldas. Hindi po yun ang kinokomend ng Panginoon dito, kundi pinuri ng Panginoon ang masamang katiwalang ito doon sa kanyang ginawa na kumilos siya ng may katalinuhan, kumilos siya ng may karunungan na dahil alam niya na wala na siyang maaasahan doon sa kanyang trabaho,
hindi niya pinalagpas yung natitirang pagkakataon na mayroon siya para ayusin yung kanyang bukas. Kung noon, yung kanyang ginagawa ay katiwaldas, naisip niya na kung magpapatuloy pa siya sa ganong kalagayan at hindi niya naaayusin yung kanyang natitira pang mga pwedeng magawa para ayusin yung kanyang buhay, pupulutin siya sa kangkungan. At ito yung kinokomend ng Panginoon sa katiwalang ito. Na itong katiwalang ito, nakita ng Panginoon na alam niyang gamitin yung opportunity na dumating sa kanya. Naisip ng lalaking ito na dahil wala na siyang maaaring balikan na trabaho dahil inaalis na siya sa kanyang trabaho, he failed his master. Bilang katiwala, naging dishonest siya at yung pagtitiwala ng kanyang master, inalis na sa kanya. Kaya alam niya, wala na siyang mapupuntahan. Pero dahil doon sa kanyang ginawang katalinuhan na alam niyang pwede niya nang ikapahamak, gumawa siya ng isang magandang pagkilos. Sinamantala niya yung pagkakataon. Hindi niya na pinalagpas yung huling pagkakataon na dumating sa kanya. By making friends with his creditors' money, yung mga mangungutang sa kanyang master. Mga kapatid sa Panginoon, bilang mga mananampalataya, mula sa kwentong ito ng Panginoon ay maliwanag din po na sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin, kayo at ako ay nais din ng Panginoon na matagpuan na hindi lang basta mga katiwala, kundi mga mabubuting katiwala. Sapagkat dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, nakita natin na itong katiwalang ito ay natagpuan na hindi mabuti. At ang nais ng Panginoon na makita natin ay kung tayo yon, kung tayo yung mabuting katiwala na pinagkatiwalaan ng Panginoon at kung ganun din yung ating ginawa na natagpuan tayong hindi mabuting katiwala, hindi rin tayo kalulugda ng ating Panginoon. Kaya dito po sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na inaasahan ng Panginoon bilang mga mananampalataya, bilang mga pinagkatiwalaan ng Diyos ng lahat ng bagay na mayroon tayo. Ang sabi ng Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. Wala po tayong pag-aari sa mundong ito. Lahat ng bagay ay sa Diyos. Lahat ng mayroon tayo, lahat ng mga pinoposes natin, even our lives, lahat ng ito galing sa Diyos. Ang ating hininga, ang ating lakas, ang ating buhay, lahat ito ay galing sa Diyos. But God wants us to be good stewards of what we have been entrusted upon. Amen po ba? Nais ng Panginoon na sa lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin, inaasahan niya na tayo bilang kanya mga katiwala, matagpuan tayo ng mabuting katiwala sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen po ba? Mainam po mga kapatid na, di ba, kapag tayo ay mabuti yung ating mga ginagawa, nakikita natin na nagiging produktibo tayo, umuunlad ang ating mga buhay. Amen po ba? Pero alam din natin na kapag tayo ay hindi mabuti ang ating ginagawa, hindi tayo nagiging mabuting katiwala, ano nangyayari? Sa halip na nandyan yung mga pagpapala unti-unting nawawala. Kasi hindi natin na ma-manage ng tama. Kaya kahit hindi ka mananampalataya, ang prinsipyong ito ay nais ng Panginoon na ito yung i-apply, mananampalataya mo man o hindi. Pero how much more tayo bilang mga mananampalataya? Kasi dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, lalo na yung verse 8, sabi ng Panginoon, sabi, mas talino pa daw, mas magaling pang gumawa ng paraan ang mga tagasanglibutan kesa sa mga anak ng Diyos. So, malino mga kapatid sa Panginoon, nais ng Diyos na kung ang sanglibutan ay mahusay, mga siwa na mga bagay, dapat higit ang mga anak ng Diyos. Andiyan po ba kayo? Dapat higit ang mga anak ng Diyos. Dapat mas magaling ang mga anak ng Diyos sa usaping pangangasiwa. Pero the question is, totoo nga ba yun sa ating mga buhay? Are we good stewards of God's possessions? Tayo lang mga makakasagot niyan. Pero yun po ang realidad.
Kalooban ng Diyos, nais ng Diyos, hinahanap ng Diyos na lahat ng mga pinagkatiwalaan niya ng mga mabubuting bagay, nais niya na ito ay ating mapaunlad, ating mapangasiwaan. Actually, ang pagkalikha ng tao ay yun po yung naisin ng Diyos. Ang sabi po niya sa Genesis chapter 2 verse 15. Ito po sabi ng banal na kasulatan. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden. Anong purpose? To work it and take care of it. So lahat ng bagay, nung dumating ang tao, lahat ng bagay nandyan na. Kaya tama ang Psalms 24:1. Tama ang sinasabi ng banal na kasulatan, God is our creator and He is the owner of everything. At nung inilagay niya ang tao, anong sabi niya? Lalangin natin ang tao, likhain natin ang tao, at anong iniutos niya? So that He will work on it and take care of it. Nasabi po sa Tagalog, inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Whatever God has given to you, nais ng Diyos, pagyamanin mo yan. Ano mang mayroon ka, nais ng Diyos na i-expand mo siya, i-multiply mo siya, i-increase mo siya. Sapagkat lahat ng mayroon ang Diyos, it has the power to increase. It has the power to multiply. Amen po ba? Lahat ng ibinigay ng Diyos, kung napansin ninyo, nung nilikha ng Diyos ang mundo, nagbigay siya ng lahat ng bagay, naririto na. Pero lahat ng bagay na yon, it has the power to increase and to multiply. Kaya mayroong mga seeds, kaya mayroong panganganak, para ito ay mag-reproduce. Ang kailangan lang natin gawin sa bawat ibinigay ng Diyos is for us to take care of it, to steward it. Andiyan po ba kayo? Yung potential ay naroroon sa lahat ng nilikha ng Diyos. Pero dumating yung partnership, nais ng Diyos na maging bahagi tayo ng kanyang nilikha. Anong bahagi natin? To steward the possessions of God. And as good stewards, nais ng Panginoon na mangyari yung kanyang purpose, na yung kanyang nilikha, it has the power, it has the potential to grow, to increase, and to multiply. Tayo namang binigyan ng possession ng Diyos, kailangan gawin natin yung bahagi na yon. Kailangan makita tayong mabuting katiwala at nangyayari ang plano ng Diyos sa kanyang mga ibinigay sa atin. That is being a good steward. Kaya, sabi po ng 1 Corinthians chapter 2, verse 2, nais ng Diyos bilang mga mabubuting katiwala, matagpuan tayong faithful, matagpuan tayong tapat. Pakibasa po, sabay-sabay tayo, 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Sige po, pakibasa na malakas. Yan. So yan ang hinahanap ng Panginoon. Hindi lang basta katiwala, kundi meron pong katapatan. At sinatagpuan natin, itong katiwala na ito, hindi po tapat. He was a dishonest steward. Kaya sabi ng 1 Corinto chapter 4 verse 2, ang katiwala'y kailangan. Ano daw? Tapat sa kanyang Panginoon. So, God expects, God wants each and every one of us being stewards of His possessions that we be found faithful. Good stewards of God. At yan po yung mahalaga na maunawaan po natin bilang katiwala ng Panginoon, katiwala ng lahat ng mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin. Ngunit ito pong katiwala na ito na ikinuwento sa atin ng Panginoon dito sa Luke chapter 16, nakalimutan niya na siya ay isang katiwala na dapat ay tapat at mabuti sa kanyang Panginoon. He acted as the owner. Sapagkat normally, kapag ka po may katiwala, umaalis ang boss at talagang ipinagkala na doon sa kanyang katiwala ang pamamahala ng lahat. Kasi tiwala nga yung may-ari, yung pinagkatiwalaan niya ay mapagkakatiwalaan. Pero minsan may mga pinagkakatiwalaan na hindi mapagkakatiwalaan.
Kaya itong katiwala na ito na nung una akala ng kanyang Panginoon ay talagang mapagkakatiwalaan, nakita niya na katiwaldas pala. At ito yung nakalimutan ng katiwalang ito. Kaya anong kanyang ginawa? Sa halip na mapangasiwaang mabuti ang ari-arian ng kanyang master, ito ay kanyang nilustay ayon doon sa kanyang sariling naisin. Ano pat dahil dito, nalagay sa alanganin ng kanyang trabaho. At kaya nga nung mabalitaan ito ng kanyang master, agad na nag-utos ito ng immediate na inventory, ng accounting, at ang sabi ay tinatanggal na siya sa kanyang trabaho. Ngunit bago po natin natulan ng lalaking ito sa kanyang maling ginawa, tayo din, mga kapatid, as God's good stewards, nais ko na tingnan din natin ang ating mga sarili, suriin natin ang ating sarili sa harapan ng Panginoon. Yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, tayo bilang mga katiwala ng Panginoon, tayo rin ba ay mga mabuting katiwala sa mga bagay na pinagkatiwala ng Panginoon? Tayo ba ay kumikilos na katulad ng isang mabuting katiwala na inaasahan ng Panginoon na makita sa bawat isa sa atin? Kasi minsan sa atin, madali nating hatulan itong masamang katiwala na ito. Pero minsan, nakakalimutan natin, may aspeto din pala ng ating buhay na tayo din, hindi rin pala mabuting katiwala. Kaya, instead na hatulan natin siya, examine natin ang ating sarili ngayong araw na ito. Am I really God's good steward? At paano natin yan makikita? Ano ba yung mga bagay na nais ng Panginoon na maging good steward tayo sa ating mga buhay? Actually, marami, pero limang bagay na mahalaga sa atin na nais ng Panginoon bilang mga tinawag, bilang kanyang mga lingkod. Nais niya na mapangasiwaan natin ng maayos itong limang bagay na ito. Pero again, ay sinasabi ko po sa inyo, marami po. Pero we will just look for the five areas sa ating buhay na dapat mapangasiwaan natin mabuti. Now, as believers, number one, we are to be good stewards of our life. At bilang mga mananampalataya, tandaan niyo po, pinag-uusapan na po natin dito bilang believers. Hindi po tayo lumalagay doon sa kalagayan na nasa kalagayang unbeliever. Ibig sabihin, ang perspective na po natin ngayon, mga pinili, mga anak ng Diyos. Amen po ba? Mga saints. So what should characterize our life as believers? Kung tayo ay mga mabuting katwala ng buhay na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon, imagine, dahil doon sa pagmamahal ng Diyos sa atin, dapat sanay mamatay na tayo, mapahamak sa impyerno, pero hinango tayo doon. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng gospel through Jesus Christ. At dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, ano nangyari? Yung buhay natin na walang saysay noon, binigyan ng bagong buhay ng Panginoon. Para din tayo itong dishonest na katiwala. Di ba? Na noon, yung ating buhay, kung saan natin ginagamit, kung ano-ano pinagagawa natin, until such time na tinawag tayo ng Panginoon at natin, teka muna, meron pang pagkakataon, pwede ko pang ayusin ang aking buhay. At ngayon na binigyan na tayo ng Diyos ng bagong buhay, ano ang ginagawa natin ngayon sa buhay natin ito na binigay niya sa atin? So dapat iba na to doon sa buhay na dati nating ipinamumuhay. I believe, nung nagpasya yung dishonest na steward, nakita niya yung difference ng buhay na meron siya, na winawaldas niya, at ngayong mawawala na siya ng trabaho. Kaya, nung makita niya yung katotohanan na yun, nagkaroon siya ng maliwanag na desisyon. Hindi ko yun magagawa. Hindi ako marunong magmalimos. Nahihiya ako. Hindi rin naman ako makakapagbungkal. Ayoko na mahirap na trabaho. Pero dahil sa ginawa ko, alam ko, I deserve it. Pero gusto kong huwag mangyari yun. So, sinamantala niya yung pagkakataon. Amen po ba? So, ganun din sa atin. God has given us new life for us to be stewards. Itong buhay na ito, buhay na para sa Panginoon. Amen po ba? Hindi na ito buhay na dapat ginagamit pa rin natin dati doon sa uri ng buhay na gusto natin. So what should characterize our life as believers? Of course, dapat holiness and godliness. Yan ang nakikita ngayon sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung buhay ng kabanalan, yung buhay na lumalakad sa kalooban ng Diyos.
kung naaamoy po ang kabanalan, dapat yun yung amoy, makaamoy ng sanglibutan sa mga mananampalataya. Amen po ba? Kung naaamoy, ako naaamoy. Kasi ang pera, naaamoy daw eh. Yung masyado mahilig sa pera, naaamoy daw yan eh. O, di ba? Kaya yung iba, sabi nga nila, ikaw puro na lang pera nasa isip mo. O, di ba? Dapat ganun din yung ating paglakad sa kabanalan. Kung naaamoy ito, halimuyak na halimuyak dapat. Di ba? At alam din naman natin kung ang buhay ay hindi ng isang tao ay buhay na nasa lusak, at alam din natin yung buhay na nasa maayos. Kaya lang, nung tayo hindi pa mananampalataya, kahit mabaho tayo sa kasalanan, dadaanin lang natin yan sa pabango. Sa harapan ng tao, mabango tayo, pero sa harapan ng Diyos, ang baho-baho para natin. Sabi nga ng Biblia, ang katulad natin ay maruming basahan. Pero binihisa na tayo ng Panginoon, binigyan natin ng bagong katayuan. Ibinigay na ng Panginoon sa atin ang kanyang katuwiran. We have the righteousness of Jesus. So dahil doon sa righteousness na yun ng Panginoon, it has the power to lead us to walk in holiness and in righteousness. Kaya marapat lamang na ang buhay na ito na tinaglay natin galing sa Panginoon, ito ay dapat buhay na inilalakad na natin sa kabanalan at sa katuwiran. Amen po ba? Hindi po masama maghangad sa pera, pero bilang mga anak ng Diyos, hindi po yan ang pinupurso natin. Kaya sabi ng Panginoon sa Luke chapter 12, nagbabala ang Panginoon sa mga alagad at kasama na din po natin. Ano ang babala ng Panginoon? Luke 12:15, sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. So hindi na dapat yan ang bumubuo sa buhay natin. Bagamat alam natin na mahalaga ang pera. Pag wala kang pera, hindi ka makakapunta sa mga pupuntahan mo, hindi ka makakain. May pananampalataya ako. Mag-order ako sa Lazada, magpapadeliver ka. Ano babayad mo? Pananampalataya. Hindi, kailangan mo ng pera. So kailangan natin ng pera, pero hindi yan yung higit nating pinupursue. Amen po ba? Alam natin mahalaga ang pera, pero pinapaalalahanan tayo ng Panginoon sapagkat kapag ang isang tao ay masyadong haling sa pera, ang tawag ng Panginoon dyan ay greed or kasakiman. Kaya bilang mga anak ng Diyos, dapat graduate na tayo dyan. Hindi na yan yung nag-shape ng buhay natin. Ang sabi din ng Matthew chapter 16, verse 26, ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano may babayad ng tao para maibalik o mabalik sa kanya ang kanyang buhay? So again, pinapaalalahanan talaga tayo ng Panginoon na mas pahalagahan ang mga bagay na may kinalaman sa spiritual more than sa mga material needs. Kaya, sabi sa Ecclesiastes o mga ngaral, ito ang dapat na kalagayan natin habang nabubuhay tayo. Sabi, remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. So, our life should characterize holiness and godliness, walking in righteousness. Hindi natin dapat pinababayaan yung ating relasyon sa Panginoon. Kaya dito pinapaalalahanan tayo, remember your Creator in the days of your youth. Sapagkat marami nakakalimutan ng Diyos at pagka mahina na, at pagka may sakit na, at saka mananalangin, Lord, pagalingin mo lang ako. Maglilingkod ako sa iyo. Oh, minsan hindi na makalakad, minsan paralyzed na mula leeg hanggang baba. Wala, ang magagawa mo na lang talaga doon is mag-pray. At kung maghimala ang Panginoon, pagalingin, purihin ang Panginoon. Pero kung alimbawa, 90 na, tas ganun ang prayer, di ba? Parang too late. kumusta? Anong malakas ka pa? Kaya yun po yung dapat nating makita. God wants us to be stewards, good stewards, number one, ng ating buhay. And being good stewards of our life that the God has given us, dapat matagpuan tayo ng buhay na ito'y ginagamit natin para lamang sa Panginoon. Amen? So be good steward of your life. Number two, we are to be good stewards of talents and abilities. 1 Peter chapter 4, verse 10. Pakibasa po ng malakas, mga kapatid. Yan na po yung pinakamalakas nyo. 1, 2, ready, go! Faithfully administering God's grace in its
various forms. Sa Tagalog, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. So again, binigyan ng pansin, bilang mabubuting katiwala. Pansinin niyo yung word, mabubuting katiwala. So merong mga gifts and talents, spiritual gifts and talents. Yung talents, mga natural abilities, yung gift, spiritual gifts ay for the ministry. Pero lahat ng ito ay dapat ginagamit to serve others. Pag nakita natin ang talents and gifts ay para lang sa ating sarili, nagkakamali tayo. That's not the purpose of the gifts and talents. Kaya sabi dito, bawat isa, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, ano daw? Gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat. So you are gifted for ministry to serve others. And that's the purpose of gifts for ministry, to be used to benefit the body of Christ. At pag nakita mo na ikaw ay pinagkalooban ng mga kaloob ng Espiritu para mag-minister, para maglingkod sa iba, doon mo makikita na ikaw ay pagpapahala ng Diyos. Hindi ka walang saysay sa Panginoon. You have been blessed with the spiritual gifts to be a blessing to others. Kaya hindi mo pwedeng isipin sa sarili mo, ay, wala akong nakukontribute sa church, ay, wala akong nagagawa sa church. Hindi. Pinagpala ka ng Diyos. Baka hindi mo lang ginagamit yung binigay ng Diyos na mga pagpapala. Amen po ba? Kasi sabi dyan, gamitin sa pakapakinabangan ng lahat ang bawat kaloob na ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon. So you are gifted for the church. At pwede mo sabihin sa sarili mo, kaya tayo sinasabi natin sa ating mga kapatid, you are a blessing. Kasi nakikita natin yung manifestation, yung paglilingkod, yung mga giftings. Kaya meron tayong reason para sabihin sa ating kapatid, ikaw ay pagpapala sa church. Totoo naman po yun. Dahil lahat ng mga anak ng Diyos, asset, hindi ho liability. Amen po ba? Lahat ay mayroong purpose. At kapag ka ginagawa natin yung ating mga purpose ayon sa kalooban ng Diyos, nagiging pagpapala tayo sa iglesia, sa gawain ng Panginoon. Kaya as you minister, bilang good stewards of gifts and talents, ito po yung tandaan ninyo. Ito po yung lagi ninyong ilalagay sa inyong isip. What's mine is a gift from God, I'll share it. Kaya pag nagmi-minister ka, hindi ka magiging maramot, ikaw ay nagiging pagpapala, kasi alam mo kung anong mayroon ka, ginagamit mo para i-share sa iba. Kasi kapag hindi mo yan i-share, ikaw lang ang pinagpapala, hindi ka nagiging pagpapala sa iba. Kaya yun ang purpose ng gifts and talents. So una, we are to be good stewards of our life. We are to be good stewards of our talents and abilities. And number three, we are to be good stewards of our wealth or treasure or material wealth. At ang issue po dito, hindi ho yung, kukunti lang yung sa akin, kaya akin lang to. Hindi ho yun yung issue dito. Ang issue po dito, again, is stewardship. Marami o kukunti, paano mong ginamit yan para sa kaharian ng Panginoon? Paano mong napapapurihan ng Panginoon sa mga ipinagpapala niya, pinagkakatiwala niya, mga pagpapala sa iyo, materially, financially? Siguro natatandaan niyo po yung sa Matthew chapter 25 verse 15. Ito po yung parable patungkol doon sa mga binigyan o pinagkatiwalaan ng talento. Nang sabi po sa verse 15, binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kani-kanyang kakayahan. So ibig sabihin, ang ibinibigay ng Panginoon sa atin ng mga pagpapala ay depende sa ating mga kakayahan para tayo ay mag-deliver. Alam yun ng Panginoon, nagtitiwala ang Panginoon sa bawat mga katiwala. Andiyan po ba kayo? So, nagbibigay ang Panginoon ng mga pagpapala para pangasiwaan natin ayon sa ating mga kakayahan. Kaya sabi dito, binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa na may 2,000, at ang isa ay 1,000. Pagkatapos siya ay umalis. At alam po natin ang nangyari sa kwentong ito, yung binigyan ng 5,000, dumoble. Meaning 100% of what his master has entrusted him,
it got doubled. Again, yung pangalawang servant, dumating din po at ganun din po ang kanyang ginawa. Dumoble din yung 2,000 ay naging 2,000 din. So 100% dumoble. At katulad ng una na kinumend ng Panginoon, well done, my good and faithful servant, sabi niya. Ganun din, kinumend dito ng master. At ang sabi pa, I will make you in charge of many things. Dahil napagkatiwalaan kita, pagtitiwalaan kita ng mas marami pang mga bagay. On the other hand, yung isa na pinagkatiwalaan ng 1,000, ano ang sabi? Dahil natakot siya, tandaan nyo, hindi winaldas ha, nung dumating yung master, kumpleto pa din, 1,000 pa din. Hindi ho winaldas, mga kapatid. Hindi katulad nung isa, yung sa Luke 16, yung ari-arian ay nabawasan ni Lustay. Hindi katulad nitong isa, binigyan siya ng 1,000, nung bumalik yung master para mag-account, binalik niya din yung 1,000, pero ano sabi ng master? Wicked, lazy. So pinagalitan itong katiwala na hindi nag-deliver ayon sa expectation ng kanyang master. Hindi siya natagpuan na mabuting katiwala doon sa pananalapi na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang master. He was found unproductive. Now, ang tanong, ano ang implikasyon nito sa atin bilang mga mananampalataya? Kung ilalagay natin ang ating sarili dito sa binigyan ng 1,000 na hindi naging productive. Halimbawa po, sa ating buhay pananampalataya, marami po sa atin dito, ang sukatan ng maturity ay yung haba ng panahon sa paglilingkod. Halimbawa, 3, 5, 10 years, 15 years. Pero yung 3, 5, 10, 15 years na yan, kung ang sukatan ay yung haba ng paglilingkod, pero nananatili kang attender, nananatili kang nakaupo, at hindi ka nakapagdadala ng kaluluwa sa Panginoon, yun din yun, yung unproductive. Yun din yung pinagkatiwalaan ng 1,000, pero nung nag-accounting ang Panginoon, okay din naman, parang mananampalataya pa din ako, Panginoon. Nung dumating ka, mananampalataya. Hindi ako tumalikod. Amen po ba? Para ba sinasabi niya, Panginoon, lagi ako nasa listahan. He just want to keep the roster. Laging present. Pero ano sabi ba rin ng Panginoon? Wicked, lazy. Bakit? Ang isang mabuting katiwala, productive. Andiyan po ba kayo? Ang isang mabuting katiwala, productive. Kaya nga nagsuggest ang Panginoon, sabi niya, sana man lang kung yan ay hindi mo ibinaon, hindi ka natakot, at binila mo yan kahit man lang sa bangko, kahit papano ay nagkumita yan. Pero wala kang ginawa. So mga kapatid, ang implikasyon nito sa atin bilang mga mananampalataya, bilang good stewards, nais ng Panginoon na ang ating pananampalataya ay matagpuan niya na productive. Hindi nasisihan ng Panginoon na pinananatili mo lang na ikaw ay ligtas at okay na yon. Andyan po ba kayo? Andyan po ba kayo? Hindi ho sapat na sabihin natin, ako'y mananampalataya, hindi na ako katulad ng dati. Hindi ko nung ginagawa yung dati. Okay yon. Pero God is expecting you to do more than that. God wants you to be more productive in His vineyard. Andyan po ba kayo, mga kapatid? He wants us to be stewards of our wealth. Bagamat ang nakita kong implikasyon nito sa atin, application nito sa atin bilang mananampalataya ay hindi related doon sa material wealth, related doon sa ating buhay pananampalataya. But I believe, yun po yung pinapakita rin sa atin na pwedeng mangyari. Kung naging unproductive siya doon sa kanyang ginagawa dahil hindi niya ito ikinalakal, ganun din kapag ang ating pananampalataya ay hindi nakikitaan ng paglago, at yun pa rin yun, mula noon hanggang ngayon, yan pa din yan. Walang productivity na nakikita. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. God wants us to be productive. Number 4,
God wants us to be good stewards of hindi lang basta yung time, kundi the time. Na ang ibig sabihin po nito, pag sinabing the time, ang tinutukoy po natin dito ay opportunity. Ang sabi po ng Ephesians chapter 5, verse 16, 5, 15 and 16, sabi, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. At ito yung pagko-comment ng Panginoon dun sa dishonest na steward. He make use of the time. Yung opportunity na dumating sa kanya, hindi niya pinalagpas kasi alam niya, pag pinalagpas niya pa ito, pupulutin na talaga siya sa kangkungan. Whereas, pag tinignan po natin yung word na time sa Greek, dalawa po ang idea na dinadala nito. Ang una po ay yung 24-hour na time. Yung seconds, minutes, hours. Yun po yung isang meaning ng time na tinutukoy dito. Pero pag sinabi yung the time, ang ibig sabihin po dito is yung opportunity. Hindi po siya tumutukoy doon sa 24 hours. Hindi po yun ang tinutukoy niya. Nakatulad nga po nung dishonest nakatiwala, he seized the time. Yung opportunity, hindi niya pinalagpas. At yun po yung nakita natin dito na kinumend ng Panginoon sa mabuting sa masamang katiwala na ito. Alam niyang gamitin yung pagkakataon. Dito po itong masamang katiwala na ito, nakita niya po na ang kanyang buhay ay, kumbaga, pag pinakawalan pa niya yung opportunity na dumating sa kanya, talagang ang buhay niya ay alam niyang masisira na. Kaya kung noon ang kanyang buhay ay ginagamit niya lahat ng mayroon siya for enjoyment, this time, tinitingnan niya na yung kanyang future na anuman ang gagawin niya, gagamitin niya lahat for his future investment. So noon, enjoyment. Wala siyang ibang ginagawa kundi enjoy, enjoy, pagsasayang, pagwawaldas. Pero ano ngayon, ano na nakita niya? Aba, teka, hindi po pwede pag laging ganito. Wala nang mangyayari sa buhay ko, wala nang mangyayari sa pamilya ko. So nakita niya na dapat i-value niya yung pagkakataon. Kaya instead of enjoying the time, he invested yung natitirang bahagi ng kanyang buhay para ayusin yung kanyang buhay. So yan po yun. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon na yun ang makita natin. Maging wise tayo sa mga opportunity na dumadating sa atin. Huwag nating palagpasin at gamitin natin ito para sa... Kumbaga tingnan natin ang ating buhay na mayroong value sa future. Bilang mga mabubuting katiwala, yung ating ginagawa ngayon, hindi yan pagsasayang. That is investment for the, hindi lang sa future, kundi ang tawag talaga natin is eternity. Hindi lang natin dito tinitingnan yung bukas. Tinitingnan natin yung ating buhay sa kabilang buhay. Kaya we are investing our time for eternity. Kaya hindi po tayo nagsasayang dito, mga kapatid. That's why kailangan po natin lahat, nais ng Panginoon na maging mabuting katiwala. Kasi lahat ng mabuting katiwala, nag-i-invest for eternity. And lastly, panglima po na makikita natin na nais ng Panginoon na maging mabuti tayong katiwala ay gospel or yung truth. Sa unang Thessalonica chapter 2 verse 4, sabi po ni Apostle Paul, minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ng mabuting balita. Kaya nangangaral kami upang bigyang kasiyahan hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. Now dito, pinapakita ng Apostle Paul ang trabaho natin bilang church. At ang kampanya ng church ay hindi lamang tayo magkasya, makontento na tayo po ay nagsasama-sama in worship and fellowship. Hindi lang po yun. Mayroon pang bahagi ang bawat isa sa atin bilang bahagi ng church na yung ipinagkatiwala ng Panginoon na pag-spread ng gospel, pagpatuloy nating gawin. Kaya bilang isang church, nais ng Panginoon na ginagawa natin ito because
We are called to spread the good news, to go into all the world where the word of God is needed. Kung saan ang salita ng Diyos ay kailangan, wala na ang Panginoon, pero nandito pa kayo, tayo, na kanyang church, tayo yung pwedeng pumunta doon sa mga tao na hindi pa naririnig ang Ebanghelyo. Yun ang trabaho natin. Kaya hindi po tayo yung katulad ng dishonest na steward na winawaldas natin yung ating oras, winawaldas natin yung ating lakas na wala tayong ginagawa para sa gospel. Katulad ni Apostle Paul, bilang mabuting katiwala ang sabi niya, nangangaral kami upang bigyang kasiyahan, hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakakasiyasat ng ating puso. As we spread the gospel, hindi natin binibigyan na kasiyahan ng tao. Ang Diyos na nag-utos sa atin ay pangaral ang mabuting balita, ang unang-unang nasisiyahan kapag ka isinishare natin ang gospel. Amen po ba? Bagamat yung iba, kaya nila ginagawa pangangaral ng salita ng Panginoon, minsan ang gusto nila, mapapurihan sila, maitaas sila, may mga ganong mga manggagawa. Para bang, yung sila ang gusto nilang naitataas, hindi talaga yung pangalan ng Panginoon. Pero sa Apostle Paul, maliwanag sa kanya, tayo din po bilang mabuting katiwala. Hindi tayo nag-share ng gospel, hindi tayo isang church para ang church ay mataas, hindi. Ang gawain ng Panginoon, walang ibang itinataas kundi ang Panginoon. Ang ating gawain, ang binibigyan lang natin ng kasiyahan ay ang Panginoon na tumawag sa atin. Hindi natin binibigyan ang ating sarili ng kasiyahan sapagkat hindi yan ang kalooban ng Panginoon. So ipinagkatiwala sa atin ang salita ng Diyos, kaya dapat po natin na ipahayag, ibahagi ang salita ng Diyos. Now before I end, let me give you some description of what a good steward is. Number one, a good steward is someone who knows the word surrender. Ephesians chapter 5 verse 24, sabi kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Now bilang mabuting katiwala, tandaan po natin, we can only be a good steward of the Lord if we have submitted our life to His Lordship. Hinahanap ng Panginoon sa isang mabuting katiwala na ang kanyang buhay ay ibinigay sa kanya. Sapagkat ang isang tao na nagsubmit sa Panginoon ay tunay na nagiging kapaki-pakinabang sa Panginoon. Ano mang meron tayo na pinagkatiwala ang Panginoon sa bawat isa sa atin, kapag ka ito ay ating, kung ang buhay natin ay isinuko natin sa Panginoon, lahat ng mga mayroon tayo, hindi na mahirap isuko sa Panginoon. Yung ating oras, yung ating talento, hindi na mahirap isuko. Yung ating treasure, hindi na mahirap isuko. Bakit? Kasi kung alam mong isinuko mo ng buhay mo sa Panginoon, anuman nahihingin ng Panginoon sa'yo, kung siya ang Panginoon sa buhay mo, kaya mong ibigay sa Panginoon. Kaya yun yung unang-unang katangian ng isang mabuting katiwala. A life that is surrendered before the Lord. Number two, a good steward is someone who is trustworthy. Mapagkakatiwalaan. Luke chapter 16 verse 10, ang sabi, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Sabi dito ng Panginoon, dito sa ating passage, ang mabuting katiwala, dito sa ating binabasa, sabi sa verse 10, ang mabuting katiwala na mapapagkatiwalaan sa maliit ay mapapagkatiwalaan sa mas maraming mga bagay. Ang mapagkakatiwalaan, mga kapatid, sa madaling salita, lalong pinagpapala ng Diyos. Ang mabuting katiwala na ginagawa ang kalooban ng Diyos, lalong ibinubuhos ng Panginoon ang pagpapala para sa Kanya. Amen po ba? Nandun ang pagpapala ng Diyos. Kasi ang sino man maging tapat sa maliit na bagay at nakita ng Panginoon, you are trustworthy of a little thing, I will make you in charge of many more things. So ang hinahanap lang ng Panginoon sa atin is yung ating puso na mapagkakatiwalaan. Sapagkat kung tayo ay mapagkakatiwalaan sa maliit, pag binigyan tayo ng Panginoon ng mas malaki, ng mas marami, alam niya, mapapagkatiwalaan pa rin niya tayo. Kaya hindi, ang Diyos napakabuti po, hindi niya ibibigay ang makakasira sa atin. Kung alam niya na ang bata, 5 years old, 6 years old,
Bagamat ang isang mabuti magulang, alam niya, pwede niyang ibigay ang lahat sa kanya. Isang mayamang ama, pwede niyang ibigay ang lahat sa kanyang anak, 5 years old, 6 years old. Pwede niya na bang ibigay ang sasakyan? Alam ng ama na kailangan ng kanyang anak yon, pero hindi pa yon yung panahon. Alam din ng ama na sa kanyang yaman, pwede niyang ibigay sa kanyang anak yon, pero hindi pa yon ang dapat. Pero kung yung bata na yon nagsimula ng bike na mayroong, ano, yung may guard, di ba? As nakita nung tatay, iba, magaling na yung anak ko. Later on, pagkakatiwalaan ng bike na medyo maayos-ayos, wala na yung guard. Tapos later on, pwede na magmotor. Pero kung hindi man lang marunong magpatakbo ng bisikleta, binigyan ng sports car, yung tatay na yon pinapatay niya yung kanyang anak. Andiyan po ba kayo? Kasi hindi niya alam kung anong kayang gawin ng kanyang anak, binigay niya na. Pero ang ating Diyos, kilala niya tayo. We can be trusted with many things. Kasi nakita ng Diyos, we can be trusted with little things. A good steward is someone who can be trusted, who is trustworthy. Amen po? At lahat ng mabuting katiwala, tandaan niyo mga kapatid, binubuksan ng Diyos ang pagpapala sa inyong buhay. Alam ng Diyos kung paano kayong pagpapalain. Sabi nga po ng Luke 16, 11 and 12, if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Pangatlo po, a good steward is someone who is effective or efficient or in other words, productive. Effective meaning producing a desired result. At dito po sa passage na ating pinag-aralan, nakita natin ang Panginoon, yung master na nagtiwala sa steward na ito, he was expecting a good result from this steward. But he was found dishonest. Ngunit tayo bilang mga anak ng Diyos, ang nais ng Panginoon na matagpuan sa atin bilang mga mabubuting katiwala is for us to be an effective stewards. Someone who is productive. Sapagkat binigay ng Diyos sa atin, lahat ng mga binigay ng Diyos, it has the power, it has the potential to increase, it has the power to produce more. Kaya kung ang gagawin natin, katulad ng ibinigay niya kay Adan, pangasiwaan ito, pagyamanin ito, kung alam natin na yun ang purpose ng Panginoon, yung buhay, yung lakas, yung talino, yung kakayahan, yung oras na binigay ng Panginoon, walang mananampalataya na magsasabi kung hindi niya ginamit itong mga bagay na binigay ng Diyos sa kanya ng tama. Walang mananampalataya na makapagsasabi, pinabayaan siya ng Diyos. Maaari, alam niya sa kanyang sarili, kung siya ay dishonest or unfaithful na steward, yun ang dahilan kung bakit hindi siya nagtagumpay. Pero ang Diyos ay nagkaloob sa atin ng pare-parehong 24 hours. Ang Diyos ay nagkaloob sa atin ng pare-parehong lakas. It's in our hands kung paano natin ito gagamitin ng tama. For us to be effective stewards of what God has entrusted us. Because God expects that every good stewards be effective, be productive. Amen po ba? And number four, a good steward is someone who is wise. Tulad po ng nakita natin dito, kinumen ng Panginoon sa verse 8, itong shrewd servant na ito. Pero hindi po sinasabi ng Panginoon ang tulada natin ay yung kanyang pagiging shrewd, kundi ang pinatutularan ng Panginoon sa atin ay yung kanyang pagiging wise sa paggamit ng pera para doon sa kanyang huling pagkakataon. Sabi ng verse 9, Luke chapter 16 verse 9, at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita ng kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanglibutang ito, maubos man ito ay may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ginamit ng masamang katiwala na ito, yung huling pagkakataon sa pamamagitan ng pagiging matalino, yung may pagkakautang, nireduce niya yung utang. Kaya ano nangyari? Sabi ng Panginoon, siya ay naging wise. Ngayon, sinasabi dito ng Panginoon sa atin, bilang mananampalataya, we are wise stewards. Kung alam din natin kung paanong gamitin yung ating mga kakayahan, yung ating mga kaperahan, para makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. Kasi dito, verse 9, yun ang sabi ng Panginoon. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan.
So kung pinagpapala tayo ng Panginoon, gamitin natin ang pagpapala ng Panginoon para tulungan yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, para makilala nila na sa pamamagitan ng ating pagtulong, merong Diyos na nagpapala sa kanila. At sila din ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Makita natin na yun ang purpose kung bakit tayo ginagamit ng Panginoon na pinagpapala, to influence others, to bring them to Christ. So yun po yung pagiging wise. Pag nakita natin ang pagyaman ay para lamang sa ating sarili, na-miss natin yung tunay na purpose ng blessing ng Panginoon. Because the true blessing of being wealthy is to share the good news to those who are not yet saved. Being wise. Number five, good steward is someone who is accountable. Sabi po ng Luke 16 verse 2, so he called him in and asked him, what is this I hear about you? Give an account of your management because you cannot be manager any longer. Bilang mga good stewards, dapat po nating maunawaan at pinaalala ito ng master doon sa kanyang katiwaldas. Ano itong nabalitaan ko na winawaldas mo ang aking ari-arian? Sinakalimutan niya na siya ay mabuting katiwala. At ang mabuting katiwala ay mananagot sa kanyang Panginoon. So tayo din, mga kapatid, isang araw, haharap tayo sa Panginoon and we will one day answer to God kung paano tayo namuhay, kung paano nating minanage ang lahat ng binigay ng Panginoon sa atin, ministry, yung ating buhay, yung ating lakas, yung ating talento, yung lahat ng bagay na pinagkatiwala ng Panginoon. One day, we will give an account to our God. Number six, a good steward is someone who is responsible. Responsible in a sense na ang isang steward, alam niya ang unang-unang responsibility niya. He is responsible para sa kanyang master. Maaring hindi siya nananagot ng lubos doon sa kanyang mga kasama, pero ang unang-unang alam niya na pinananagutan niya bilang good steward ay ang kanyang Panginoon. Kaya nga sabi ng Romans 14:4, who are you to judge someone else's servant? To his own master he stands or falls, and he will stand, for the Lord is able to make him stand. Kung alam natin na tayo ay responsible, tayo ay accountable sa Panginoon, gawin natin yung ating bahagi para ang ating pagiging good steward ay we are in good standing before our master. Yun po yung sinasabi dito ng ating Panginoon. And lastly, ang mabuting katiwala ay isang katiwala who is a devout servant. Devote in a sense na siya po ay committed and loyal to his master. Ibig sabihin, hindi lamang tayo mabuting katiwala sa lahat ng ipinapagawa ng ating master. Bukod doon, ang unang-una dapat yung ating puso ay nandoon, doon sa nagtiwala sa atin. At sa ating paglilingkod sa Panginoon, we can be devoted doon sa mga ginagawa natin. But we can have no time to our master. Pwedeng busy-busy tayo sa lahat ng mga ginagawa natin in the ministry, pero wala na tayong oras doon sa tumawag sa atin. Kaya, a good servant is someone who have a relationship with his master as well. Hindi lamang doon sa mga ginagawa niya. Amen po ba? Yun po yung sinasabi sa atin ng Panginoon bilang mga mabuting katiwala. And as I end, sa aking pagtatapos po, nais ko po na tingnan po natin yung verse 8 na sinabi ng Panginoon. Let's contemplate on this verse na kung saan ang Panginoon ay kinumend ito pong katiwala na ito, itong shrewd steward. At sabi ng Panginoon, pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanglibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa maka-Diyos. So again, katulad ng sinabi ko kanina, the Lord is expecting us as good stewards to do
better than the world. Kung ang sanglibutan magaling gumawa ng mga paraan para sa kanilang mga pangangailangan, kung ang sanglibutan magaling gumawa ng paraan para sa kanilang mga kasiyahan, inaasahan ng Panginoon bilang mga mabubuting katiwala that we do even greater sa mga alagad ay sa mga taga-sanglibutan na ito. Kung ang pag-uusapan ay para sa paglilingkod sa Panginoon, kung ang pag-uusapan ay para sa mga spiritual na bagay, as good stewards, the Lord is expecting that we do even more kaysa sa mga taga-sanglibutan ito. Yung makikita natin ang mga taga-sanglibutan para sa kasiyahan, sa layaw, kaya nilang gumastos, kaya nilang magkaroon ng celebration, kung umutang man yan, basta mahalaga, maidaos itong celebration na ito, kahit magbayad ako na isang taon, basta gusto ko na magkaroon ng kasiyahan. Nagagawa yun ang sanglibutan para sa kanyang sariling kasiyahan. Now, tanungin natin ang ating sarili bilang mga anak ng Diyos. Ano na ang nagawa natin para sabihin natin, magagawa ko ito sa Panginoon? Nakagawa na ba tayo ng masasabi natin na yung limit natin, hinigitan pa natin, bakit? Kaya kung ginagawa ito, para sa Panginoon. Or nalilimitahan tayo. Dahil ang idea, ito lang ang kaya ko eh. The Lord is expecting as good stewards that we do even greater or more than sa mga nagagawa ng sanglibutan. Sanglibutan, magdamagan sa kanilang kasiyahan. Natin kinainipan ang gawain ng Diyos. Yung iba, pag nasa gawain ng Panginoon, inip na. Di ba? Doon, ipakita natin bilang good stewards, pagpara sa Panginoon, I can do even sa ginagawa ko para sa sanglibutan. Bakit? Kasi para sa aking Lord to eh. Para sa aking Panginoon to. Amen po ba? Pag para sa Panginoon, dapat makita na nag-exert tayo ng effort. Kasi para sa Panginoon ito. Hindi yung pagpara sa Panginoon, huli ang Panginoon. Pero pagpara sa kasiyahan, ang bilis-bilis ng paa. Samantalang sabi ng Romans 10:15, behold how good and how pleasant it is. How good is the feet, di ba? Sabi, how beautiful is the feet of those who bring good news. Napakagaganda ng mga paa na nagdadala ng mabuting balita. Itong ating paa ay dapat mabilis, hindi para sa gala, kundi para sa gala sa pagdadala ng salita ng Panginoon. Kung noon sa sanglibutan, pag sinabi, oh gala tayo, meron tayong pupuntahan, ba? Alas 5 usapan, ay malayo. Dapat alas 4, gising na tayo. Di ba? Para sa gala, ang bilis, gising agad. Gala yun eh. Para sa Panginoon, anong oras ang gawain? 8:30. Alas 9 na, wala pa. Bakit? Napuyat kagabi. Yun ba ang magagawa natin para sa ating Panginoon? And the Lord is expecting us to be good stewards. Doon pa lang sa oras, hindi na natin maintain yung tamang oras natin. And then we expect God, Lord, pagtiwalaan mo ako. Kung hindi tayo mabuting katiwala sa oras, paano tayo pagtitiwalaan ng Panginoon sa ibang mga bagay? Andiyan po ba kayo? The Lord is expecting us to do even greater sa kayang gawin ng sanglibutan. Bakit? Kasi tayo po ay mga mabuting katiwala. At sabi po ng Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Bilang mabubuting katiwala, asahan niyo po, ihahanda kayo ng Panginoon para sa mas malalaking gampanin. At ang malalaking gampanin, nangangahulugan ng mas malaking pagpapala sa Panginoon. Provided, let us be good stewards. Amen? Tayo po ba'y mabuting katiwala? Ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan sa malaki. Handa po ba kayo na pagtiwalaan ng Panginoon sa lahat ng aspeto? Then, i-ready nyo rin ang inyong sarili para sa pagbubuhos ng Panginoon sa mas greater blessing. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah.